Ibabalik sa Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila sa August 6 hanggang August 20. Pero simula ngayong araw hanggang Agosto 5 ay mas pinahigpit na ang GCQ with heightened restrictions sa National Capital Region dahil sa tinawag ng Interagency Task Force na additional na mga restriction. Simula bukas, bawal na ang indoor dine-in kahit al fresco bawal din. Ibig sabihin, take-out na lang at delivery ang pwede. Pero patuloy naman na makakapag-operate ang personal care services gaya ng mga salon at spa at outdoor tourist attractions hanggang 30% capacity. Ang mga religious gatherings, limitado na ulit sa virtual o online na lang habang mga malapit na kaanak na lang ang papayagan na magpunta sa mga libing at lamay. Mga authorized persons outside residence o A4 na lang ulit ang papayagang lumabas sa NCR Plus area. Patuloy namang magiging operational ang public transportation. Pero matapos po ang matinding debate, kinakailangan magkaroon ng desisyon. Masakit na desisyon po natin to dahil alam nating mahirap ang ECQ, pero kinakailangan gawin po ito. Inaprubahan po ng Presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay ang National Capital Region sa ilalim ng General Community Quarantine subject to heightened and additional restrictions. NCR lang po ang ECQ, ha? Ayon kay Secretary Roque, minabuting maghigpit dahil kung hindi gagawa ng aksyon ay sisirit ang COVID cases sa mga susunod na buwan. Tungkol naman sa inasahang ayuda sa simula ng ECQ sa NCR sa susunod na Biyernes, sinabi ni Roque na mas mainam na maghintay na lang ng anunsyo. Alam niyo, ang presidente naman pa ulit-ulit na sinasabi, hindi siya pumapayag na ayuda, hindi siya pumapayag na ECQ na walang ayuda. So sigurado po ako magkakaroon ng ayuda, hayaan lang po natin magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon ng ating ECQ. Ang nangyari naman po sa Iloilo at doon sa Tagaytay de Oro, binigyan din po sila ng ayuda na 1,000 kada tao. Nakahanda ang Metro Manila Mayor na magpatupad ng Enhanced Community Quarantine. Sabi sa teleradyo ni Paranaque, Mayor Edwin Olivares, chairperson ng Metro Mayor Council, pabor ang mga alkalde sa Metro Manila sa 2 linggong ECQ. Ito'y dahil sa nakikitang pagtaas ng COVID cases. Pero kasabay nito ay hiniling ng Metro Mayor's Council sa national government na bigyan ng dagdag na supply ng bakuna ang mga LGU para habang naka-ECQ ay puspusan pa rin ang vaccination. Sabi ni Olivares, handa silang mag-house to house para mas marami ang mabakunahan. Handa rin ang mga LGU na magbigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng lockdown pero umaapila ng karagdagang tulong sa national government. To be effective po talaga itong ating ECQ, kailangan po natin to 14 days po talaga. It's 2 weeks po talaga ang kailangan po natin para magawa po natin po yung lahat pong ating contact tracing, yung testing po natin, vaccination po natin. Rest assured, ang LGU po mag-allocate rin po ng ayuda para sa aming mga kababayan. Pero basically, kapag 14 days, baka mahirapan po yung mga LGU po natin. Kaya nga po, humingi po ng tulong po ang LGU po natin sa national government para ma-augment